Magandang buhay mga bata! Welcome to our kindergarten class! It's me, Teacher Madel, at your service! Kumusta mga bata? Handa na ba kayo matuto ng bagong aralin? Magaling! Tara! Simulan na natin! Ika-29 na linggo, ika-4 na markahan. Ang aralin na ating tatalakayin ay natututunan ang pag-iingat sa sarili tulad ng maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan, hindi paglalagay ng mga hindi kanais-nais na bagay sa tainga, ilong at bibig, hindi paglalaro ng posporo, pagtingin sa kaliwa at kanan sa pagtawid, at pananatiling kasama ng nakatatanda. Pagmasdan ang mga nasa larawan, ano ang inyong napapansin? Tama! May batang nakuryente, may batang nalaglag sa hagdan, at may batang nagupit ang sarili. Alam niyo ba kung bakit nangyari ito sa kanila? Dahil hindi sila nag-iingat. Alam niyo ba mga bata na dapat alam natin ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin upang tayo ay hindi mapahamak? Sabihin niyo nga, ako ay maingat na bata. Iniingatan ko ang aking sarili upang hindi ako mapahamak. Mahusay! Mga bata, upang kayo ay maging ligtas, dapat ay marunong kayong sumunod sa mga tuntunin. Ang tuntunin ay ang mga dapat at di dapat gawin upang mapanatiling ligtas ang bawat isa. Tara! Samahan niyo kong isa-isahin ang mga tuntunin na dapat sundin upang kayo ay maging ligtas sa loob at sa labas ng tahanan. Unang tuntunin, mag-ingat sa pagbaba at pag-akyat ng hagdan. Dahan-dahan lamang sa paghakbang kapag kayo ay umaakyat o bumababa ng hagdanan. Maaari rin kayong kumapit sa may hawakan upang hindi kayo mahulog sa hagdanan. Ikalawang tuntunin, huwag maglagay ng maliliit na bagay sa ilong, mata, bibig, at tainga. Huwag isubo ang maliliit na bagay dahil ito ay maaaring magbara sa inyong lalamunan at kayo ay hindi na makakahinga. Maaari rin itong magdulot ng pananakit ng inyong tiyan kung sakaling malunok ninyo ang mga maliliit na bagay na ito. Kaya tandaan na huwag magsusubo ng kung ano-anong bagay sa inyong mga bibig. Hindi rin dapat maglagay ng maliliit na bagay sa inyong tainga at ilong. Dahil maaaring magdugo ang inyong mga ilong at tainga, maaari rin itong maging sanhi na hindi na kayo makakarinig kapag naimpeksyon ang inyong mga tainga. Kaya tandaan mga bata na huwag maglalagay ng kung ano-anong bagay sa inyong ilong at tainga. Ang pagpasok ng maliliit na bagay sa mga mata ay delikado rin sa inyong kaligtasan. Kung kayo ay nakikipaglaro ng buhangin, huwag ninyo itong isasaboy sa mata ng inyong kalaro. Kung kayo naman ay may hawak na matutulis na bagay, huwag itong itutusok sa mata ng inyong kalaro dahil ito ay magiging sanhi ng pagkabulag o wala na siyang makikita na kahit ano. Ikalima,
ikatlong tuntunin, hindi paglalaro ng posporo at iba pang bagay na nakakapaso o maaaring maging sanhi ng sunog. Mga bata, tandaan na huwag ninyong paglalaroan ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng inyong pagkapaso at sunog sa inyong bahay. Tulad ng kalan, kandila, lighter, at posporo. Huwag nyo rin paglalaroan ang mga niluluto sa inyong kusina. Tandaan rin na huwag hahawak ng mga gamit na dekuryente upang kayo ay hindi maaksidente o makuryente. Ika-apat na tuntunin. Maingat na paggamit ng mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor o gunting. Maging maingat sa paggamit ng gunting kapag kayo ay gugupit ng mga papel. Gayon din sa paggamit ng kutsilyo at tinidor, dahil ang mga bagay na ito ay may tulis at talim. Kung hindi kayo mag-iingat sa paggamit nito, ay maaari kayong masugatan. Maaari naman kayong magpatulong sa inyong magulang o mga nakatatandang kapatid kung hindi pa kayo marunong gumamit ng tama ng gunting, kutsilyo at tinidor upang makaiwas sa anumang aksidente. Ikalimang tuntunin, pagtingin sa kaliwa at kanan sa pagtawid. Sa pagtawid, tumingin muna sa kaliwat kanang bahagi ng kalsada at siguraduhin nakahinto ang mga sasakyan bago ka tumawid sa tamang tawiran. Ika-anim na tuntunin, pananatiling may kasamang nakatatanda kung nasa mataong lugar. Mga bata, huwag kayong hihiwalay sa inyong kasamang nakatatanda kung kayo ay nasa matataong lugar, katulad ng palengke, parke, o mall. Siguruhin nakahawak kayo sa inyong magulang o sa kasama ninyong nakatatanda para hindi kayo mawala, dahil sa mga lugar na ito ay maraming nagpupunta. Tandaan! Mas ligtas ang may alam, kaya mahalagang isaisip at isagawa ninyo ang mga tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang inyong sariling kaligtasan. Nakinig ba kayong mabuti sa ating talakayan? Kung ganon, tumungo na tayo sa isang gawain. Pagsasanay. Itaas ang thumbs up kung ang larawan ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili at itaas ang thumbs down kung hindi. Unang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili? Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down! Magaling! Sumunod na larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili? Thumbs up o thumbs down?
Ang tamang sagot ay... Thumbs up! Magaling! Sunod na larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-iingat ng sarili? Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down. Mahusay! Sunod na larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili? Thumbs up o thumbs down? At ang tamang sagot ay thumbs up! Magaling! Sunod na larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili? Thumbs up o thumbs down? At ang tamang sagot ay thumbs down! Mahusay! Isang malakas na palakpakan para sa inyo! Marami ba kayong natutunan sa ating aralin, mga bata? Magaling! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, mga bata! Paalam!